Mayroon po kasi kanyang nakasama ng isang kapilala. Yung mga nakaraan ko, akala niya mayaman ako. Sabi ko, wala po kami masyadong pera, paupo ako sa upa. Hindi po, sabi ko sa kanya, bakit naman po? Wala, basta ang sabi niya sa akin. Tingin ko lang sa'yo mukha may kaya. Hindi naman po ako, nakaka-sold-sold lang mukha niya. O sige, sabi niya sa akin. May magandang ipangan ang mga anak mo. Ang mga bata, sabi niya po sa akin. Para matuhan yung maliliit anak, punta ka sa Okada. Alam niyo po yung Okada yung natin ba, yung sikat na hotel dito po sa Mekowa. Dahil mo yung ako mo yun. Maglibang mo yung mga ano, tsaka ang ganda. So, sinabi niya sa akin, maganda raw po yung masarap pag-ibang. Totoo naman po masarap pag-ibang. At libre mo ang pasok. Lalo na kasi meron po yung ano eh, musical outing. So saka gusto nga po mailibang yung aking ako, sinubukan namin po pumunta. Libre, walang entrance. Pwede rin po kayo pumunta doon. Ako ay naliin niya nila para makita niyo po. Pagkakataon niya nang makita ang hotel na napakaganda na libre. Pumasok kami, nag-ibang kami, tinignan po namin. Wala naman kami binayaran, bakit na libre pa po tubig o gano'n. Ang masakit lang po, kung mahina ang iyong pananampalataya, kung mahina ang iyong faith, kung mahina ang iyong, ano, nandun lahat ang luxury, so abundance sa buhay. Makikita mo lahat ng tao doon. Mapamayaman, mapamahina. Hindi ko gusto matakalain na gano'n. Pero nandun po ang pinakamalaking kasalanan sa Pedro. Yung kasino. Yung kasino na kapag ka kayo talaga po ay mahina, ano ng sugal? Iiganin mo kayo, bibigyan lang yung maraming mga freebies. Libre yan, kumuha ka ng membership. May libre 500 dyan, gamitin nyo. Subukan nyo magsugal. Talagang ganun po. Siyempre, libre. Mahilig tayo, di ba po? Ngayon ako, Kristiyano, mahilig. Pero oras na na-practice mo na, nag-enjoy ka, hahanapin mo, babalik-balikan mo. Baka, parang na linggo nakapila na kayo sa ito. Bata, matanda, mayaman, mahirap. Nakita ko po ang iba't ibang uri ng tao doon. Araw pa na linggo po, pagkagaling sa pagsamba, pinasya namin ako ng sabi ko. Ito ba ang buhay natin sa ngayon? Na mientras ubusin yung pera nila po doon yung abundance, bakit tayo limitado ang ating pera? Tayong mga ordinaryong Kristiyano, maaari hindi ko po kayo niikaya niya na pumunta doon. Pinakita ko lang po yung buhay na kayo. Na kapag hindi mo kontrolado, pag ang tao ay maraming pera, hindi alam kung saan bubusin at gagawin. Gayon din po yung mga walang pera. Ang isang taong mahirap, kadalasan din po, ang kahirapan, ang nagiging dahilan, bakit dumadaustos ang ating faith. Kapag tayo ay walang pera, tayo naghihirap. Ngayon mawawala tayo ng tiwala sa ating Panginoon. Trinity is a very unnoticed process. Ibig sabihin din talaga po. Marami mga pinagugutan o pinagdadaanan. Pero ano ba ang remedies na kaya natin gawin bilang Kristiyano? Paano tayo makakaiwas na dumausdos sa ating pananampalataya? Paano natin lalabanan? Paano natin mapapanatili yung ating faith na hindi tayo dumadausdos, na hindi tayo nakakalimot, na hindi nababawasan ang ating mga pananampalataya? Ano-ano ba itong mga remedies na ito? Keep on growing, kumbaga, sa pagka. Sa
sabi nga lang po, kumbaga sa ano, para hindi ka tuloy-tuloy nasagsabihin ang ilong boat, keep on rowing. Ano sa Tagalog ng rowing? Sumagwan. Keep on rowing, sumagwan sa buhay. But in reality, in the Christian world, yung rowing na tinatawag natin, it's a hyperbole po. Sa pagpapatulad, yung rowing bilang isang Kristiyano, ang ibig sabihin nito ito, be, stay close, remain anchored to God. Be strong in the Lord in His mighty power.